Ito, bumili ako kanina nito. Itong honey na to. Sabi eh, pure honey. Kita nyo. Nakikita nyo. Ano napansin nyo? Nilalanggam, di ba? Sabi kasi sa akin dati, ang honey doon na puro, hindi raw nilalanggam. Ito, ba't nilalanggam? Comment nyo nga kung totoo nga yung ganong klaseng balita na yun na nalaman ko na ang totoong honey doon hindi nilalanggam. Pero ito, kita nyo, may langgam. Eh, ewan ko kung nadaya tayo. Pero alam ko may mga madaya kasi nagbibenta ng honey. May nilalagyan sila, nilalagyan iba na asukal. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in... Welcome to my channel, TR Kitchen and More. So, nandito ulit tayo sa aking munting kusina. Magagawa naman tayo ngayon ng tinatawag natin na fresh pineapple juice na medyo kakaiba yung gagawin natin mga halo. So, panoorin nyo lang ha kung ano yung mga gagawin ko. Unahin natin itong pineapple na ano, na fresh pineapple. Siwain mo natin to. Then, yung pinakagitna niya, ito. Itong side na to, tanggalin mo natin yan. Hindi natin kailangan niya, matigas yan eh. Tanggalin lang natin. Then, hiwain mo natin ng maliliit. Kasi i-blend natin yan eh. Yan, mga ganyan kaliliit. Yan, mga ganyan kaliliit lang. Medyo madali lang itong gagawin natin, mabilisan lang ito. Hindi masyado matagal ito. Matigas pa ito. And then, nakita nyo meron tayo nito. Apple cider. Lagay natin mga sa isang litro ng tubig, sa isang litro na ganito, lagay ho tayo ng ano, mga dalawang kutsara na apple cider kasi hindi pwedeng sobrang dami nito eh. Baka hindi magustuhan nung iinom o baka hindi nyo magustuhan pag naparami kayo dito. Mga dalawang kutsara lang, okay na. Sa isang litrong tubig ho yun ah. Then ito, bumili ako kanina nito. Itong honey na to. Sabi eh, pure honey. Kita nyo. Nakikita nyo. Ano napansin nyo? Nilalanggam, di ba? Sabi kasi sa akin dati, ang honey doon na puro, hindi raw nilalanggam. Ito, ba't nilalanggam? Comment nyo nga kung totoo nga yung ganong klaseng balita na yun na nalaman ko na ang totoong honey doon hindi nilalanggam. Pero ito, kita nyo, may langgam. Eh, ewan ko kung nadaya tayo. Pero alam ko may mga madaya kasi nagbibenta ng honey. May nilalagyan sila, nilalagyan iba na asukal. Kasi nakita ko sa isang vlog dati, kung paano hinuhuli ito, eh, paano ito hinaharvest. Pagkagaling mismo dun sa pinagkuna nila dun sa pugad ng mga honey, yung mga ilang minuto lang, in-extract na nila. Nakita ko yung kulay. Hindi ganito eh. Medyo madilaw-dilaw yung kalalabasan niya. Hindi gantong parang kulay kape. Hindi ganito eh. Mano siya, light na yellow. Yung original. Hindi ko alam ba't ito parang kulay kape. Kaya no choice tayo eh. Siguro may honey rin nga to. Kaya lang hiniluan na asukal. Yan o, nilalanggam talaga siya. Pero amoy niya, honey pa rin. So, lagyan natin. Yan, yung lagay kong honey na yun, mga tatlong kutsara yun. Tatlo, apat, mga ganun. So, yan, nilalanggam pa rin siya. Hindi ko alam kung totoong honey ito nabili natin. Kasi minsan may mga madadaya nagbibintay. Sabagay, iba kasi, hindi na alam din kung totoo yung binibenta nila kasi mga ano lang, reseller kasi yung mga yan eh.
kumbaga inaalok lang sa kanila yan. May binibili nila tapos bibenta nila. Hindi na siya sigurado mo nagtitinda kung talagang totoong honey nga ba yung binibili nila. Basta sa kanila lang, pag inalok lang yan, bibili nila. Then, lagyan mo natin ng tubig. Make it sure yung tubig, ano, huwag masyadong puno kasi mamaya isasali natin dito. Ito, naparami nga to eh. Dapat hanggang dito lang yung tubig. Kasi magiging punong-puno to, kaya hindi natin ubusin to. Yan, okay na yun. Magtira tayo ng ganito kasi punong-puno, iaapaw mamaya pag sinali natin. Then syempre, i-blend natin ang gusto yan. Pag-blend po nito, huwag niyang bibiglain kasi habang umiikot po yung pineapple sa loob, umaangat po yan. Kaya minsan papahingayin nyo para bumaba siya. And then, i-press nyo uli yung, ano, yung pag-ikot niya. Tsaka sa pag-ikot nito, wala ko ito, tansyahan lang ito. Kung piling yung durog na yung pineapple, pwede nyo na-stop. Tsaka ang problema lang dito, pag gumagawa tayo ng ganito, mabula. Mabula yan. Tsaka ang problema nga pala sa pineapple, ano? High in fiber kasi ito eh. Maraming hibla to. Kaya yung mapapansin nyo, pagtapos nito, mayroon pa rin matitira, may mamumuo na parang buhok-buhok ba. Pero yun, okay naman yun, na kaya nang inumin yun. Hindi nang katulad ng iba na parang buo-buo na masyado, pangit na yun. Maganda, may natitirang konting buhok-buhok lang, okay na yun. Pinan natin, tignan natin. Amoy muna natin. Yun, mangibabaw yung amoy ng pineapple. Hindi dapat mangibabaw yung amoy ng apple cider, dapat mangibabaw yung amoy ng pineapple. Kasi pag naibabaw yung amoy ng apple cider, alam nyo na ibalasan ito. So, dahil mabula yan, hindi pa natin kagad maubos lahat siguro to. Dilipat natin dito. Then, tignan natin kung durog na. Kaya mukhang durog na nga siya. Wala na akong nakikita ang ganong buo-buo. Yun, may naligaw na ilan. Yun, nasa ilalim yan. Yun, sakto yung ginawa natin tubig, ano, di ba? Medyo may bula-bula lang yun. Natirang konti-konti lang natira dito. Pag nawala yung bula niya, sasaling ko yung natira dito. Saktong-sakto lang yung tubig na nilagay natin para sa isang ganito. Di ba? Sobra, eh, ganyan lang tayo magtansya. Hindi natin kailangan ng mga sukat-sukat na ano. Tansyahan lang yun. So, yung bula na yan, mamaya yan, siyempre, i-rep natin to. Bababa yung bula na yan, sasama na yan dito sa ilalim. Pero mangyayari yan, itong ilalim, makikita nyo yung ilalim, di ba? Papansin nyo. Parang andun yung liquid niya, pinaka-parang tubig. Mamaya aakit siya, magiging kalahati, tas kalahating puti. Then, pag ininom niyo siya, i-shake niyo muna. Huwag niyo hayaan na ganyan lang. Kasi maganda i-shake niyo para mahalo yung mga ibang pineapple nasa taas. And then, mainom niyo lahat na tama yung naiinom niyo. Hindi lang puro ilalim, at puro ibabaw lang. So, yan, tapos na. So, tapos na ang ating, ano, Chris homemade pineapple with honey and apple cider. Yon. So, lagyan natin sa ref to and then mamaya iinumin na to. At saka, balikan nyo na lang yung susunod na mga video ko, mga papakita ko sa inyo, mga kakaiba ba natin mga ginagawa sa kusina ko. Sige po, hanggang sa muli mga kabayan, mga kapatid. Maraming salamat po.